Pastor, sa ating pong talakayan sa araw na ito, Pastor, habang patuloy na lumalaganap ang pandemya sa mundo, hindi maiwasang isipin ng karamihan ang second coming o ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Pastor, malapit na ba ang kaganapang ito o nangyari na po, Pastor? Ito nga yung itinapahayag ko simula't mula pa nung ako itinawag ng Dakilang Ama. Sa lahat ng aking mga mananagkapahayagan, nakikita natin kung ano ang uri ng kanyang pagbabalik. Inihalin tulad nga ito sa panahon na hinihintay ng mga tao si Elias na propeta na darating sa mundong ito. 2,000 years ago yun, no? Hinihintay ng mga Hudyo na kanyang bayan ang pagbabalik ng Mesiyas. Ngunit bago siya babalik, ay merong inihanda na isang propetang uuna sa kanyang daanan upang maghanda ng kanyang daanan. At ang hinihintay nilang darating ay walang iba kundi si Elias na propeta. Dumating na nga ang Mesiyas, hindi nila alam, sapagkat ang kanilang pagkakaalam sa pagdating ng Mesiyas ay katulad ng isang haring makapangyarihan, katulad ni David, ni Solomon, at sila'y hahanguin o ililigtas sa kanilang mga banyagang sumasakop sa kanila. Ngunit taliwas sa kanilang mga inaakala, dumating ang Mesiyas, ipinanganak ng isang babae. Hindi ganoon ang kanilang pag-iisip eh. Ang pag-iisip nila, mula sa langit darating at biglang magpapahayag sa kanila na ako yung Mesiyas, liligtas ko kayo, ako yung Diyos ninyo na magliligtas na tumawag sa inyo. Ganoon ang kanilang pananaw noong mga panahon yun. Eh taliwas sa kanilang inaasahan, dumating siya sa bagay na hindi nila matanggap-tanggap. Dumating siya, pinanganak ng isang babae, doon pa sa Sabsaban, lumaking kasama nila hanggang noong siya ay dumating na ang activation ng kanyang paglilingkod bilang beloved son. Pinroclaim niya na ako yung darating. Pagkatapos ang mga Hudyo naman, siguro nag-aakala na dumating ng Mesiyas, eh, saan si Elias? Oh, di ba si Juan Bautista ay unang nakita, nagbabautismo ng mga tao. Tapos sabi niya na may susunod sa akin na kahit na ang pagtanggal ng kanyang tali, ng kanyang mga sapin o sapatos ay hindi ako worthy, no? At yun, ang kanyang pagkakilala sa darating na Mesiyas na siya ang uuna. So, ang nangyari, ipinakilala niya ngayon si Juan Bautista sa kanila. Nasabi niya, kung matatanggap ninyo, eto si Elias na darating na inyong pinakahihintay. Na siyang maghanda sa daan ng Mesiyas. Ang Mesiyas dumating, hindi pa rin nila alam. Hanggang ngayon, hindi nila matanggap yun. Oh, ngayon, history repeats itself. Sa kanyang ikalawang pagbabalik, yun ang una niyang pagdating. In that manner, in the second coming, he will also come in that manner. Kasi kukunin niya ang kanyang bayan. Pagkatapos, ang kanyang mga pamamaraan noon ay kapareho rin ang pamamaraan niya ngayon. Oh. So, hindi importante ang kung sinong katawan ang gagamitin niya. Tulad kay Juan Bautista, ang ginamit niyang katawan. Tulad kay Elias, ang ginamit niyang katawan, hindi na yung katawan ni Elias na pumanik sa langit na hindi dumaan ng kamatayan, kundi sa pamamagitan na ni Juan Bautista na ipinanganak din sa babae. In that manner, ganito rin siya darating sa ikalawa niyang pagbabalik. Kaya, very kuminsan, dapat itago ko ito sapagkat ako kasi ang spokesperson din eh.
na nagpapakilala sa kanya, sa kanyang pagdarating, lamang itong bahay na kanyang tinitirahan ay hindi bahay na hindi nakapagsasalita. Siya rin ang nagsasalita kasi ang bahay na kanyang pupuntahan hindi naman made of bricks eh. Hindi naman ginawa sa kamay ng tao. Tao rin ang kanyang gagamitin. Sa panahon ni Moses is the same. Nang ililigtas na niya ang kanyang bayan, humingi siya ng kaligtasan kasi they were oppressed, no? By Egypt 400 years. Ay nandoon sila sa pagkakaalipin. Oh, alam nila ang Diyos nila ang siyang makapagliligtas sa kanila. Kaya nanalangin sila para iligtas sa kanilang kalagayan. Oh. Inasahan nila ang Diyos din ang darating sa mga panahong yun. Na ililigtas sila, kukunin sila kasi silang bayan ng Diyos. Pero anong nangyari? Gumamit din siya ng katawan. So ginamit niya yung nanay ni Moses, si Jochebed, ipinanganak din ang tagapagligtas, si Moses, noong mga panahong yon. So ganyan ang kapamaraanan ng Ama. Ngayon din, sa Gentile setting, na sakop na lahat sa kanyang kaligtasan, sapagkat nung siya ay pumanik na sa langit at inihanda na niya ang lahat ng bagay sa kaligtasan ng tao na walang iba kundi ang New Covenant, bagong tipan o bagong kasunduan na gagawin ang kanyang kalooban dito sa lupa kung paanong ginanap ito sa langit. Kaya darating ang kanyang kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng pagsusunod na gagawin ng mga tinawag niya. Oh, by the obedience of one, many will be made righteous. Kasi by the disobedience of Adam, tayong lahat naging makasalanan. Ngayon, imbis na si Adan noong mga panahong yun, kinatawan ng Diyos, ngayon naging kinatawan na siya ni Lucifer. Kahit hindi niya alam, siya ang ipinalit na maging Diyos sa Diyos na dapat na siyang ating sambahin. At ito na nga yung problema ng taong nagkasala. Ngayon, sa pagliligtas, sa pangalawang pagbabalik, pareho rin ang kanyang kapamaraanan. Kaya, kung minsan yung self-preference, palagi kong sinasabi, nakokornihan din ako eh. Pero wala akong magawa kasi ito yung mission ko. Ito yung binigay niya sa akin na paglilingkod. Na kung saan noong panahong yon dito rin, siya rin ang tagapagsalita ng Ama bilang bigaten sana may katawan, the Word made flesh, eh, inahanap nila ang Ama. Saan ba yung Ama tinatawag mo? Oh, sabi niya kay Felipe, nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bakit sinabi mong ipakita sa amin ang Ama? Okay. Eh tagal na kitang kasama, hindi mo pala ako kilala. Ana, nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. So ganun din sa mga panahong ito, mga kapatid, na may tahanan na siya. Hindi siya darating kung wala siyang magiging tahanan muna na ang mga anak niya siguradong titipunin. So, nung ako'y tinawag, ibinigay sa akin ang paglilingkod na ito, bakit ko nasasabi ito? Tulad ba sa aking sarili lang, ito'y tinayo ko? O ambisyoso ba ako para sabihin ako ang hinirang na anak ng Diyos? Hindi. Yan ang ipinupukol na mga pag-uusig sa akin at panlalait. Tinataas ko daw ang sarili ko, ako daw ay nagpapataas ng aking bangko, bakit tinawag ko daw akong ako'y hinirang na anak? Eh yun nga, hindi nyo alam ang kanyang banal na kalooban. Na bago siya darating dito, sinong kukunin niya kung walang maging mga anak? At kung walang maging anak muna na kanyang magiging binhi na uunahin niya sa pagliligtas at yun ang gagamitin para sa buong sanlibutan, eh sino ang anak na kanyang kukunin dito? Kasi kayo ang pinapakilala ninyo, ang denominasyon naman ninyo, o ang loyalty ninyo nasa denominasyon, relihiyon ninyo, wala naman sa kanyang mga salita. Ginagamit lang kanyang salita, ang kanyang pangalan ginagamit, hindi naman sinusunod ang kanyang mga sinabi. Yun ang inihintay ng Ama, na magkaroon siya ng sariling bayan na susunod sa kanyang mga sinabi, sapagkat binigay na niya sa atin ang bagong tipan.
So, nung ipin-produce niya ako, hindi ako nag-produce sa sarili ko eh. Hindi akong producer, hindi akong executive producer ng sarili ko eh. Pumunta ako rito, may nagpadala sa akin, may kumuha sa akin. He has chosen me, I have not chosen him. Ipinagkaloob niya sa akin ang ministeryong ito na inyong kinabibilangan ngayon. Oh, sila rin, di ba? Bakit nandyan sila sa tinatawag nilang church aids at sila ay nangangaral din? Sino bang tumawag sa kanila? Sasabihin lang, ang Diyos ang tumawag sa amin. Oh, narinig mo ba talaga yung boses ng Diyos na siyang tumawag sa iyo? O pumunta ka lang ng seminary o Bible school at nag-aral ng mga salita niya, kagyat na ikaw ay binigyang lisensya, tapos nangangaral ka na bilang isang profesyon. Eh, ang pagtawag ng Diyos, iba eh. Kung tawa, talagang tatawagin ka niya, hindi mo siya pinili eh. Oh, kung pupunta ka ng seminaryo, ikaw ang pumipili na maging isa kang professional na mangangaral. Eh, sa ganang pagtawag ng Diyos, lahat ng propeta, hindi na pinili eh. Ang Diyos ang pumili sa kanila. Hindi pinili ni Pablo ito, hindi pinili nila Pedro ng mga apostoles, hindi pinili ng mga propeta sa Old Testament na sila ang magpepresenta sa kanilang sarili. Ang Diyos ang tumawag sa kanila. Example si Jonah. Oh, hindi niya tinawag ang sarili niya. Ang Diyos ang tumawag sa kanya, siyang pumili. Eh, itong si Jonah, ayaw pa nga eh. Matigas ang ulo niya. Imbes na pumunta ng Ninibe, pumunta siya ng Tarsus eh. Oh, pero dahil siyang pinili, siya pa rin ang pinadala. Ganon ang ugali ng Diyos. So, sa uling araw na ito, hindi ko pinili ito. Iba nga ang profesyon na gusto ko eh. Iba nga ang gusto kong maging profesyon eh. Pero ako pinili niya para sa ganang ito na magiging ikalawa niyang pagbabalik dito. Kaya yung second coming, nangyari na. In a twinkling of an eye. Itong ministry ito, in a twinkling of an eye ito. Eh. So, nung nabuunan niya ako bilang kanyang anak na tatahanan na, sa akin 5 taong pakikidil ng Diyos sa akin sa Tamayo. Naririnig ko ang kanyang boses, mga visions, dreams, revelations, gano'n. May isang panahon na palapit na ang 5 years, hindi ko narinig ang boses niya eh. So sabi ko, bakit wala nang kapayagan? Bakit hindi mo na, ano bang nangyari? Meron ba akong nagawang hindi kalooban niyo? Bakit yung mga natural na lang sa akin, normal na lang sa akin, mga himala, mga audible voice, mga revelations, yung dadalhin ka sa kaitaasan, maraming beses yun. Nira-rapture ka papunta doon sa lugar na kung saan ang lahat ng anak niya dadalhin tulad ng ginawa kay Pablo. Sabi niya, anak, paano mo kong maririnig? Wala na ako sa labas mo. Nasa loob mo na ako. Nananahan na ako sa iyo. Ikaw at ako ngayon ay naging isa na. Ikaw ang aking batayan ng kaligtasan ngayon at ng paghatol. Padadala kita sa buong sanlibutan, titipunin ng mga anak niya, hindi ko kilala sila, hindi nila ako kilala, pero pag narinig nilang boses ko, susunod sila sapagkat kilala ng Diyos ang, ng mga tupa ang boses ng Diyos. O ito na nga ang ministry ko ngayon. Pagka dumating na ang due time, itong tunog ng pakakak na to, na walang iba kundi ang mensahe ng anak. Ang tunog ng pakakak, hindi naman yung trumpetang maririnig mo sa sangkalangitan ng lakas-lakas ng tunog, tapos rarapture na tayong lahat. Itong tunog ng trumpeta, ito yung huling mensahe ng anak. Pagsisisi, pasok sa kasunduan, susunod ka sa kanyang kalooban, para makasunod ka, bibigyan kanya ng isang bagong espiritu ng pagsusunod para matupad ang Juan 3:5. Pagkatapos nun, ikaw ay palalaguin niya ang mga banal na aklat, yung mga covenant, yung mga words of the covenant. Ipapasok lahat sa iyo yon, palalaguin ka sa kaalaman, sa karunungan, at sa pagtalastas ng kanyang mga kalooban.
Pag nangyari na yon, magiging hindi ka na bata, kundi magiging isang tunay na adopted son or daughter. Doon, selyado na ang kaligtasan mo. Ganon ang ginawa muna niya sa akin. Kaya't ako'y naging tahanan niya at narito na ang ikalawa niyang pagbabalik. Oh, gumamit siya ng katawan. Hindi na Hudyo. Katawang hentil na ipinanganak dito. Hindi, kung paanong hindi siya tinanggap noon, ganon din ngayon hindi tinatanggap ang mga salitang ito. Pero anong sinabi niya? Ang hindi naniniwalang si Jesucristo ay pumarito sa laman, iyan ang espiritu ng Antikristo. At narito na sa sandibutan yan. Kaya nang haharapin ng tao ngayon. Pero ang naniniwalang si Jesucristo ay pumaritong napahayag sa laman, iyan ay espiritu ng Diyos. At ngayon, ito na nga ang pangangaral ko sa bansang Karian. Eh wala akong magawa kundi wala akong magawa kasi ako kanyang pinili. Tulad kay Jonah, hindi ko matanggihan eh. Kahit ayaw ko eh. Kuminsan nga, naisip ko nung mga panahong yon, yung plano kong magandang sinabi ko na sa inyo. Maganda sa isip ko talaga. Yun ang gusto ko. Pero hindi akong pumili eh. Siyang pumili sa akin para ganapin ang papel na ito bilang hinirang na anak na siyang ikalawa niyang pagbabalik. Narito na ngayon. At natatapos na nga ang kanyang mga pakikipag-usap sa kanyang bayan. Natitipunin ang mensahe ko kompleto na storyline of salvation, completion of the Father's work of salvation. Narito ng lahat yan. So, noong nakaraang Sunday, sinabi ko sa inyo, ganito na tayo kalapit kung halimbawa ang glorification ay alas 6 ng gabi, ng hapon, nasa 5:59 na tayo. Isang minuto na lang ata at ilang segundo ang natitira para ang glorification ay mangyayari na anytime. Oh, wala namang nakakaalam. One lang yun, yung sinasabi ko kung gaano nakalapit. Kung gaano nakalapit. Pero hindi mo talaga masabi kung kailan kasi hindi pinahayag ang kailan eh. Oh, pero malalaman mo kung gaano kalapit. Kaya itong comparison ko sa oras, kung halimbawa alas 6 ang glorification sa takda ng Diyos, nasa 5:59 na tayo. Gandun na talaga kalapit. Pero hindi ako makapinpoint sa eksaktong date. Kasi hindi pinahayag yan. Eh kung ipahahayag niya, malalaman ko. Pero anong sinabi ng banal na aklat? Wala nakakaalam sa araw na yon. Ni ang mga anghel, ni ang anak, ang ama lang. So, yung amang nasa sa akin, kung ipahahayag niya sa akin yon, malalaman ko, tulad ng Day of the Lord. Sabi niya sa Acts, di ba? Nagtakda siya ng isang araw. Opo, Pastor, sa Acts 17 verse 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Mm. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. Nagtakda ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw. Hindi niya sinabi kung anong araw. Nagtakda siya ng isang araw. Eh kung di pahahayag sa akin, di ko malalaman. Pero ngayon ay pahayag. Di ba sinabi ko sa inyo, April 13, 2005. Yan ang pasimula ng araw ng Panginoon. Day of the Lord na yan. Kumbaga pa sa panahon ni Moses, panahon ni Noah, yan ang pasimula ng paggawa ng arka. Oh, Day of the Lord, nagpasimula na eh, nung ginawa ang arka eh. Oh. Hindi alam ng tao yon kasi gumagawa pa sila ng karilang sariling kalooban. Oh. Pero nung ang Day of the Lord na 120 years binigay sa tao, pero habang ginagawa ang arka,
binigyan pa sila ng pagkakataon. Malaya pa sila, gumagawa pa, pero hindi alam, day of the Lord na yun. Sakop na yun sa 120 years. Binigyan na lang sila ng 120 years. O sa, from April 13, 2005, hanggang sa kailan. Hindi ko ma-pinpoint ang araw kasi hindi pinayag sa akin. Maliban kung ipahayag. O, kaya, yung iba nagkukwenta-kwenta, ganon, hindi pwedeng kwentahin natin eh. Kasi wala nga nakakaalam. Amen. Ang sa atin, tantya lang. Oh, itong sinasabi ko sa inyo, ito yung nafi-feel ko at nakikita ko na ganyan na talaga kalapit. It is even at the doors. Pero hindi ako makapinpoint ng araw kung kailan. Oh, anytime mangyayari yan. Ngayon, kung mangyayari yan, hindi pahahayag sa akin, bigla na lang. Oh. Edi, ako magsasabi sa inyo at sasabihin ko, sa araw na ito, sa araw na yan, nangyari na nga. Pero hindi pinahayag sa akin, nangyari na lang. Pero ang maganda, yung ipahahayag muna sa iyo, tulad kay Elijah. Di ba si Elijah, pinahayagan? Saan siya kukunin? Anong araw siya kukunin? Kaya si Elijah, nung sinabi niyang aalis na siya, sabi niya ako'y pupunta doon. Na-feel ni Elijah, the prophet, na assistant niya, na baka ito na yung katapusan, ito na yung wakas. Sabi niya, punta ko. Sabi niya, habang buhay ako, hindi ako hihiwalay sa iyo. O di, punta sila doon. Eh hindi yun eh. Nililihis lang niya siya para si Elijah pumunta doon, silang mag-isa. Pero nakatunog itong kanyang assistant, kaya hindi na humiwalay. Sabi niya, dito ka na. Dito ka na, pupunta na ako doon. Oh, ayaw pa rin niya, sabi niya, habang buhay ako, hindi ako hihiwalay sa iyo. Oh, pumunta na naman siya doon. Nandyan yan sa banal na aklat, di ba? Oh, pumunta siya doon. Nung pumunta na naman siya doon sa lugar na nililihis nga siya, sabi, dito ka na. Dito ka na, manatili ka na dito. Ako'y aalis na. Ako'y pupunta na roon. Habang buhay ang kaluluwa ko, sabi niya, hindi ako hihiwalay sa iyo. Oh. So, hanggang sa wala nang reason si Elijah, wala na siyang reason masabing, paano ko pa ito ililis? Ayaw humiwalay. E na ipahayag na niya, totoo. Oh, pumunta na siya doon sa dakong sinabi ng Diyos na punta ka doon sapagkat doon ikaw ay rarapturin. Kukunin na buhay. Oh. E wala na siyang magawa. Ang takdang oras dumating na. Hindi na niya pwedeng malihis si Elijah kasi ayaw talagang humiwalay sa kanya. So, anong nangyari? Oh, dito na ako, sabi niya. So, nung mga takdang oras na yon, dumating ang panahon, ni-rapture nga si Elijah. At ang double portion, bumagsak kay Elijah, sabi niya, pag ako kinuha at nahulog itong kapa ko, kunin mo. Yan ang double portion ng kanyang espiritu sa kanya. Pasayan ninyo. O Pastor, sa 2 Kings chapter 2, pasimula sa versikulo 1. At nangyari ng isasampa ng Panginoon si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo na si Elias ay yumaong kasama ni Eliseo mula sa Gilgal. At sinabi ni Elias kay Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Bethel. At sinabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. Sa gayoy bumaba sila sa Bethel. At nilabas ng mga anak ng mga propeta na nasa Bethel si Eliseo at nagsipagsabi sa kanya, talastas mo ba na ihihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong ulo ngayon? At kanyang sinabi, oo, talastas ko, pumayapa kayo. At sinabi ni Elias sa kanya, Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jericho. At kanyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. Sa gayoy nagsiparoon sila sa Jericho. At nagsilapit kay Eliseo ang mga anak ng mga propeta na nanga sa Jericho. At nagsipagsabi sa kanya, talastas mo ba na ihihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong ulo ngayon? At siya'y sumagot, oo, talastas ko, pumayapa kayo. At sinabi ni Elias sa kanya,
isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jordan at kanyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan, at silang dalawa ay nagsiyaon. At 50 sa mga anak ng mga propeta ay nagsiyaon at nagsitayo sa tapat nila sa malayo. At silang dalawa ay nagsitayo sa tabi ng Jordan. At kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop at hinampas ang tubig at nahawi dito at doon. Nanupat silang dalawa ay nagsidaan sa tuyong lupa. At nangyari nang sila'y makatawid na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako hiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, isinasamo ko sa iyo na ang ibayong bahagi ng iyong diwa ay sumaakin. At sinabi niya, ikaw ay humingi ng mabigat na bagay. Gayon may kung makita mo ako pagka ako'y inihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Ngunit kung hindi, ay hindi magiging gayon. At nangyaring samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, ama ko, mga karo ng Israel at mga ngabayo niyaon at hindi na niya nakita siya at kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuotan at tinapak ng dalawang hati. Kinuha rin niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at siya'y bumalik at tumayo sa tabi ng pangpang ng Jordan. At kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at hinampas ang tubig at sinabi, saan nandoon ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? At nang kanyang mahampas naman ang tubig ay nahawi dito at doon at si Eliseo ay tumawid. At nang makita siya ng mga anak ng mga propeta na nanga sa Jericho sa tapat niya, ay kanilang sinabi, ang diwa ni Elias ay sumasa kay Eliseo, at sila'y nagsiyaon na sinalubong siya, at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. At kanilang sinabi sa kanya, narito ngayon sa iyong mga lingkod ay may 50 malalakas na lalaki. Isinasamo namin sa iyo na payaunin mo sila at hanapin ang inyong Panginoon. Baka sakaling itinaas ng Espiritu ng Panginoon at inihagi sa isang bundok o sa isang libis at kanyang sinabi, huwag kayong magsipagsugo. At nang kanilang pilitin siya hanggang sa siya'y mapahiya at kanyang sinabi, magsipagsugo kayo. Sila'y nagsipagsugo nga ng 50 lalaki at hinanap nilang 3 araw ngunit hindi nasumpungan siya. At sila'y nagsibalik sa kanya. Samantalang siya'y naghihintay sa Jericho at kanyang sinabi sa kanila, di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong magsiyaon? At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Eliseo, tignan mo, isinasamo namin sa iyo na ang kalagayan ng bayang ito ay maligaya, gaya ng nakikita ng aking Panginoon. Ngunit ang tubig ay masama at ang lupa ay nagpapalagas ng bunga. At kanyang sinabi, dalhan ninyo ako ng isang bagong banga at sidlan ninyo ng asin, at kinilang dinala sa kanya. At siya'y naparoon sa bukal ng tubig, at inagisan niya ng asin, at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, aking pinabuti ang tubig na ito, hindi na magkakaroon mula rito ng kamatayan pa o pagkalagas ng bunga. Yan, okay na yan. So nakita mo riyan, obviously, si Elijah the prophet, alam niya ang lugar na kung saan siya kukunin. Alam din niya ang oras kung saan siya kukunin. O ito naman kanyang assistant na propetang si Eliseo. Hindi yung Eliseo dyan. Ito yung totoong Eliseo. Ayaw humiwalay sa kanya. Kasi alam niyang kukunin na siya. So ayaw humiwalay. So, sinabi niya, una tayo sa Betel. Pagdating lang sa Betel, sabi, dito ka na lang. Habang buhay ako, buhay ang iyong kaluluwa, buhay ang iyo, hindi ako hihiwalay sa iyo. Sabi niya, okay, punta tayo sa Jordan. Pagdating sa Jordan, sabi niya, pagdating sa from Betel, Jericho, punta tayo ng Jericho.
Punta sila sa Jericho. Sabi niya, dito ka na lang. Habang buhay ang iyong kaluluwa, ang Diyos buhay, hindi ako hihiwalay sa iyo. Sabi ni Elijah, okay, punta tayo sa Jordan. Yun ang katapusan. Hindi na niya maiwasan na siguro dumarating na yung oras. Kailangan pumunta na siya talaga doon. Hindi niya maiwasan na yung kanyang assistant sasama sa kanya. Sinama na lang niya. Diba? So, sabi niya, bago ako kukunin ng Diyos o hihiwalay sa iyo, humiling ka ng gusto mo. Yung double portion ng spirit mo mapapasa akin. Pagkang balabal kong ito, nakita mo, ako'y umangat. Pagkatapos nakita mo to na pa sa iyo, magkakaroon ng katuparan ng sinabi mo. Pag hindi, hindi. Di nagtagal, dumating na yung apoy na karwahe at apoy ng mga kabayo. At sinaklaw na siya, no? At dinala na, ni-rapture na. Tingnan mo naman yung mga student prophets, 50 sila, baka raw nahulog si Elijah. Kaya nagsugo sila para hanapin siya, baka lumagpak doon sa mga bangin. Nag-aaral pong maging propeta, hindi pala lamang kalooban ng amay. Yun ang talagang mga kalooban ng Diyos sa rapture. Maring gawin niya yun sa anytime mula nung ako ay nangaral sa inyo nung Sunday, which is September 20, 2020. So, 2020 vision na yan, ha? Oh, ganon din ngayon sa panahong ito. Naghihintay kayo ng rapture. Pagkatapos, komo kayo umahawak ng Bible, nagpupuri sa kanya, sapat na yon. Hindi, kailangan meron maging katuparan ng lahat na nakasulat dyan na magiging anak niya. Kasi kung di tayo magiging anak, wala tayong pag-asa na pumunta sa kanyang kinaroroonan upang magmana sa lahat ng mga bagay. Ngayon, kinukontra ninyo yung sinasabi ko na pwedeng maging anak ng Diyos. Hindi raw pwede. Kaya hindi kayo mararapture. Diba? So, ganon din sa pagdating ng Panginoon dito sa unang pagkakataon, taliwas yan sa inahasaan ng bayan ng Israel. Yung Juan 1:11, anong sinasabi? Opo, Pastor. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Mm. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. No? Tingnan ninyo, kasi taliwas sa kanilang pag-aakala na babahak ang langit, darating siya, liligtas sila, pagkatapos itatayo ang kaharian. Hindi na alam, spiritual lahat muna. So, ganun din sa mga panahong ito. Inihilintulad ang kanyang pagdating sa pagdating ni Juan Bautista na dumating sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias. Oh, kasi bago dumating ang Mesiyas, inaasahan nilang si Elias muna ang darating at ihahanda ang daan ng Mesiyas. Dumating na si Elias, hindi pa nila alam sa katauhan ni Juan Bautista. Mateo 11:7-14, ito namang sinasabi. Opo, Pastor. At samantalang ang mga ito'y nagsisiyaon ng kanilang lakad, ay nagpasimula si Jesus na magsalita sa mga karamihan tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang, isang tambo na inuuga ng hangin? Datapwat, ano ang nilabas ninyo upang makita isang taong nararamtan ng mga damit na masiselan? Narito, ang mga nagsisipanamit ng masiselan ay nanga sa mga bahay ng mga hari. Datapwat, ano ang nilabas ninyo upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayon may ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon,
ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya si Elias na paparito. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya si Elias na paririto. Si Juan Bautista yon. Si Elias. So, katawan ba ni Elijah ang dumating? Hindi. Espiritu niya pumasok kay Juan Bautista. So, ang espiritu ni Jesus Christ, maghahanap ng pananahanan para maging katawan niya ng katawang yun at siya'y iisa. Pag dumating na yon, yun na ang kanyang ikalawang pagbabalik. Ano ang misyon? Para tipunin ang lahat ng kanyang mga anak. Kaya nga, 35 taon ako nangangaral. Tunog ng pakakakyan sa eternidad ang 35 taon, eh, baka wala pang isang oras yan, tumutunog ang trumpeta. Magagsisi na kayo. Ayon sa sinabi ng mga gawa, Kapitulo 17, nagtakda siya ng isang araw na hahatulan ng sanglibutan sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. O ito na nga ang mga bagay na sinasabi ko. Pagkatapos kung darating na yung glorification o yung sinasabi nilang rapture na bigla lang bubulusok sila papuntang langit, eh, sa kanilang interpretasyon yun. Ito muna yung gagawin ng Ama. Titipunin muna niya lahat ng mga anak niya. Ngunit, magpuproduce muna siya ng isa para matupad ang lahat ng mga sinabi niya. So, ang katawan na pipiliin ay mapupuspos ng kanyang espiritu, ng kanyang mga salita, magiging katuparan siya. Roma 8:9-11, 1 Korinto 15:45, 1 Juan 4:13. Roma 8, pasimula sa versikulo 9. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa sa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Unang mga taga-Korinto 15:45. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adan ay naging Espiritong nagbibigay buhay. Sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 13 po, Pastor, dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa Kanya at Siya'y sa atin, sapagkat binigyan Niya tayo ng Kanyang Espiritu. Ang Ama ay mananahan sa Kanyang bayan sa pamamagitan ng Anak. Malakias 3:1-3 at Apokalipsis 21:3. Sa Malakias 3, pasimula po sa 1. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo, at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita, sapagkat siya'y parang apoy ng mga dadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi? At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, at sila'y mga hahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Apokalipsis 21, versikulo 3 po, Pastor, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. Ang araw ng pagdating ng anak ng tao, malinaw na sa uling araw ay magpapakita ang Panginoon sa pamamagitan ng pagiging laman upang maging anak ng tao. Ang anak ng tao ay tumutukoy sa taong ipinanganak na may laman,
at may mga magulang sa dugo at laman. Siya ang Diyos na muling magkakatawang tao. Doon siya papasok para sa kaligtasan na inaasam-asam nating maliligtas tayo. Paano siya makapagliligtas kung di kanya pwedeng panahanan? Kasi tayo magiging tahanan niya. Kaya dadalhin tayo sa glorification kasi tayo ang kanyang magiging tahanan. O paano siyang mananahan sa atin kung di pa siya nakapag-produce ng anak na nakompleto sa pagsusunod sa kanyang kalooban at tinanggap na siya sa buong buo. O, dahil nakilala ng mundong Diyos na nagkatawang tao, mangangahas na ikondina at tanggihan nila ang anak ng tao ayon sa kanilang paniwala at interpretasyon. Ito ay sinasabi ng Lucas 17:22 hanggang 26. Opo, Pastor, sa Lucas 17:22 hanggang 26. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. At sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto, huwag kayong magsisi paroon, ni magsisi sisunod man sa kanila. Sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. At kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Yan lahat mga scriptures na binibigay ko sa inyo. Siya'y darating sa mga alapaap ng kalwalatian. Ang pag-unawa nito ay hindi literal, kundi sa espiritual na nangahuluang siya'y paparito sa kalwalatian at kapangyarihan. Sa Apokalipsis 1, versikulo 7 po, Pastor, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Opo, Pastor, sa Mateo 24:27 hanggang 28. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mangagkakatipon ang mga uwak. Opo, Pastor, sa Marcos 13 pasimula sa 24. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighati ang yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kalwalhatian. At kung magkagayoy susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Mga biblical imagery ang ibig sabihin nito. Kahit sa Old Testament, gumagamit siya ng ganung mga salita. Biblical imagery yan. Pag alapaap ang pinag-uusapan, kapangyarihan yan at kalwalhatian. Ang kapangyarihan ng Ama paghukom, sa paghukom ay ipinagkakatiwala ng Ama sa anak. Juan 5:22-23 at Mateo 16:27. Juan 5:22-23 po, Pastor, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol, upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Sa Mateo 16:27 po, Pastor, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalatian ng kanyang Ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So, ngayon, ang espiritual na paghahanda sa pagsapit ng araw ng Panginoon, patuloy tayong maging mapagmatiyag at manatiling handa. Ang pagsalubong ng matalino at mangmang na birhen sa kasintang lalaki, example yan. Sa Mateo 25:1-13, dumating na ang oras ng paghatol at kapahayagan ng kanyang paghahari dito sa
lupa. Apokalipsis 14:6-7. Opo, Pastor, sa Apokalipsis 14:6-7. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So, itong sinasabi ko sa inyo, oh, ngayon, naghihintay kayo sa bridegroom. Dumating na nga siya at pinapapasok na niya ang mga matalinong birhen. Di ba yung wise virgins ay meron silang lampara na merong oil. Kaya nagliliwanag sila. Ano yon? Ang espiritu ng pagsusunod sa kalooban ng dakilang ama. O yun namang mga birhen na mga mangmang, yun naman ang mga birhen na may mga lampara nga pero hindi umiilaw. Naghihintay din sila eh. Naglilingkod din, naghihintay. Pero natutulog, walang obedience. May lampara, may pananampalataya, pero walang ilaw. Kasi walang obedience, walang spirit of obedience. Kaya nung dumating ng bridegroom, natutulog sila, hindi nila alam, pero yung handa, pumasok na sila kasama ng bridegroom. Tinakpan ng doors. Pagkatapos sinabing pumunta doon sa mga wise virgins, pahingi na nga ng oil. Eh, kulang pa sa amin to eh. Pumunta kayo doon sa nagpapabili. Habang sila'y pumupunta, pumasok na sila. Tinakpan ng doors. Nung sila'y nagliwanag, nakaintindi na, nakaunawa na, ay, naku, alam na namin ngayon, yung palang espiritu ng pagsusunod, tama pala yun. Kinakailangan palang gawin yun. Kumatok. Sabi ng ama, sino kayo, hindi ko kayo kilala. O, yun ang maiwan sa Great Tribulation. Kung gusto silang maligtas, apoy din ang dadaanan. Harapin lang Antikristo. Ang magpapamarka sa Antikristo, pag naiwan kayo sa glorification, wala nang kaligtasan. So, anong gagawin mo? Hindi ka magpapamarka, puputulan ka ng liig, papatayin ka. Ialay mo ang buhay mo. Eh ngayon, malaya pa tayong mag-alay ng ating buhay. Wala pang ganon. May malaya pa tayong pagpili. Ang marami nagbabackslide. O, di naman marami. May mga nagbabackslide, tumatalikod, mga dissidents, inaaway pangkarian na kung saan dapat magligtas sa kanila. Anong mangyayari sa kanila ngayon? O, yun. Aharapin mo ang Antikristo. Lahat ng tao mamarkahan eh. O, lahat ng tao mamarkahan. Pag di ka nagpamarka, putol ang liig mo. Mag-aalay ka ng buhay mo. Anong gusto mo? Mag-aalay ka ngayon o sa panahon ni Antikristo? Harapin mo ang tunay na Kristo ngayon? O ialay mo ang buhay mo sa Kanya? O harapin mo ang Antikristo at ialay mo rin ang buhay mo doon? Either sa Kanya, punta kayo ng impyerno, o mag-aalay ka ng buhay mo para sa first resurrection, pagbabalik ng mga glorified bodies dito after 7 years, ibabangon kang muli, pero dumaan ka sa tribulation. Great tribulation. Pakibasa nga natin yon, Matthew 25, yung 5 wise and 5 foolish virgins. Opo, Pastor. Mateo 25, pasimula sa versikulo 1. Kung magkagayon ay makatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Hmm. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Oh. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangag-antok silang lahat at nangatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagayoy nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan.
At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsireting naman ang ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Maliwanag yan. Ganyan ang karya ng langit. Ngayon natutupad lahat ito sa mga mensahe ko. Itong mga five wise virgins, ito yung mga repented, may mga bagong espiritu ng pagsusunod. Yan ang langis. Kaya nag-iilaw tayo, hinintay ninyo yan, dumating ang kasintahang lalaki, ang bridegroom, sumunod na kayo, pumasok sa pintuan, inilapat. Ito namang mga mangmang, humihingi pa nung pangapanahong yon. Hindi sila napagbigyan. Bumalik kayo doon. Doon sa magbili kayo doon. Wala dito. Di magkasya sa amin. Oh. Habang humayo sila, pumasok na sila sa piging. Inilapat ang pintuan. Kumatok sila. Hindi na sila kilala. Hindi na pinapasok. Gusto yung maligtas? After ng glorification at after ng mga glorified bodies, makapasok na. Ngayon, narito na nga. Inilalapat na ang pintuan, dalian ninyo. Oh, darating ang mga panahong yan. Eto na nga, napakalapit na. Hindi kayo papapasukin. Para maligtas kayo, harapin ninyong Antikristo. Huwag kayong magpamarka pag naiwan kayo. Oh. Ngayon, habang narito pa ako, nagsasalita, ito na yung pinakahuling mensahe ko. Kahit pa narito ko, nakikita niyo ako, pabalik-balik na to. Para lang sa huling mensahe. Ito yung pinaka-last na message ko eh. Itong glorification na to. This is the last message. Yan na ang pinakahihintay natin. So, yung sinabi ko nung last Sunday, kung gaano kalapit, kung halimbawa, alas 6, ang glorification, nasa 5:59 na tayo. It is almost at the doors. Isang iglap na lang mangyayari yan. So, hawakan ninyo ang crown of life na nasa inyo. Itong kaalaman na binigay ko sa inyo sa mana ng kapayagan, memorize ninyo yung storyline of salvation, the completion of Father's work of salvation, yung mga prayers na binigay ko sa inyo. Memorize ninyo yan. Yung mga foolish virgins, yan ang nasa church age na hindi nakikinig ngayon. Pero may mga ilawan, may mga pananampalataya, pero walang langis, walang pagsusunod. Maiiwan yan. Kayo, naghihintay kayo sa... Naghihintay din sila, di ba? Naghihintay din sila sa bridegroom, di ba? Naghihintay din sila sa rapture, di ba? Pero na-rapture ba sila? Hindi. Na-glorified ba sila? Hindi. Walang langis kayo. Ano yung langis? Repentance and a new spirit of obedience to the Father's will. Wala kayo niyan. Para magkaroon kayo, habang hindi pa nailapat ang pintuan, humayo na kayo dito, magsibili na kayo habang nagpapabili pa ako ng mga langis na walang bayad. Habang narito pa yung may langis, marami pa akong handang langis. Pero malapit na. Oh, limited na lang ang time ko dito. Tapos pag wala na, doon pa kayo magigising, ay naku, nalapat ng pintuan. Maiiwan na kayo. Para maligtas kayo, ihanda ang liig ninyo sa Antikristo. Kita ninyo itong nangyayari ngayon, itong pandemic. Dress rehearsal yan ng paghari ng Antikristo. Buong sanlibutan, pag sinabi ng mga namamahala, mask lahat. Pag hindi ka nagmask, multahan. Mayroong kang pass,
Kung wala kang pass, wala. Meron kang yung itim na UR code. Kung wala kang UR code, di ka makapasok dito, di ka makapasok doon. Yung UR code na yan, katagalan, nilagay sa dito mo at dito. Sapagat mamarkahan ang lahat ng tao para sa one world government. One world citizenship. Pag hindi ka nagpamarka, hindi ka makabili, hindi ka makapagbili, at hindi ka makabili. So, mahihirapan ang buhay mo. Lahat ng tao may marka, antikristo na yung Diyos nila. Impyerno lahat yon. Yung ayaw magpamarka, hahanapin yon. Kasi sila ang dahilan ng kaguluhan sa lupa. Yun ang dekri ng antikristo. Dekrito. Oh. Hindi ka makapagtago kasi yung lahat ng may marka, magsusumbong din sa iyo yun eh. Oh, meron dito, katabi ko, walang marka to. Oh, pagkatao sabi ng antikristo, sige, may $1,000 kayo pagka may nakapagturo sa inyong may mga walang marka dyan. Markahan natin. Pag umayaw ka, may dekri na patayin ka kasi ikaw ang dahilan ng kaguluhan. Yan. Yan ang haharapin mo sa mga panahong yun. Ngayon, malaya pa kayo. Ang iba, ginamit ang kalayaan para abusuhin ang kalooban ng Ama. Darating ang panahon na kayo mag-aalay ng inyong buhay para maligtas. Kailan kayo gusto mag-aalay? Ngayon, na nandirito pa ang totoong Kristo o sa panahon ng Antikristo, mag-aalay din kayo ng inyong buhay. Kaya, salamat sa dakilang Ama sa kapayagang ito na ang ministry ko at ang aking gawain ay natatapos na sa lupang ito. Finishing touches na lang ito, kumbaga pa sa arka. Parang tinitingnan ko na lang, may mga butas-butas konti. Nilalagyan na lang yan ng mga glue para airtight, lahat, kompleto na. Ganyan na lang ang trabaho ko ngayon dito. Kaya, purihin na nga, huwag kayong alis. Pabalik ako para sagutin ang inyong mga tanong, comments, at kung ano pa ang ibig ninyong ibahagi sa buong sanlibutan. Magpalain kayong lahat ng ating dakilang.